Halos lahat tayong mga Pilipino ay mayroong goal taon-taon at isa na doon ang mag-ipon. Marami kasing dahilan kung bakit gusto nating mag-ipon. Ito ay marahil gusto nating magpatayo ng bahay, magsimulang magnegosyo o di kaya ay gusto nating mag-upgrade ng sasakyan. Pero ayon sa data na ibinahagi ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 2017, 62% ng mga taong nag-iipon ay meron lang 5,000 pesos pababa sa kanilang bank account at tanging 4% lang ang merong ipon na 500,000 pesos pataas. Maraming dahilan kung bakit ito nangyayari at isa na dito ay ang pagsunod sa maling advice ng pag-iipon. Marami kasing advice na kung gusto mong mag-ipon, kailangan mong magtipid. Tigilan mo na ang pagbili ng mga mamahaling kape, magdala ka na lang ng baon sa opisina, ihinto mo na ang iyong mga subscriptions at marami pang iba. Pero sa palagay ko, merong malaking problema sa mga advice na ito dahil ito ay nakafocus lamang sa paggastos kung paano makatipid para makapag-ipon. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 3 tips kung paano ka makakapag-ipon ng mabilis. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko sasabihin sa iyo na magtipid. Kung gusto mo talagang uminom ng mamahaling kape, pwede mo pa rin gawin yan habang nag-iipon. Abangan mo ang ating tip number 2 dahil doon mo maiintindihan kung bakit hindi mo kailangan maging matipid kung gusto mong makapag-ipon ng mabilis. Bago tayo magpatuloy, meron muna akong konting request na huwag mong kalimutang i-like ang ating video para mas lalo pa itong ma-recommend ni YouTube sa mga taong nangangailangan ng ganitong impormasyon. Salamat! Number 1. Dapat alam mo ang purpose ng iyong pag-iipon. Kung merong solid na foundation ang kahit anumang goal na gusto nating makamit, ito ay ang pagkakaroon ng purpose o dahilan. Huwag mong itanong sa iyong sarili kung paano mag-ipon. Sa halip, itanong mo kung bakit kailangan mong mag-ipon. Kung gusto mong magkaroon ng 1,000,000, bakit goal mo na magkaroon ng ganitong halaga? Kung gusto mo namang makapag-ipon ng 100,000 pesos sa loob ng 1 taon, para saan mo ito gagamitin? Maraming tao ang nabibigo sa pag-abot ng kanilang goal dahil alam lang nila kung ano ang kanilang target pero wala silang matibay na dahilan kung bakit gusto nila itong maabot. Kung gusto mong makapag-ipon ng mabilis, kailangan mong magkaroon ng purpose sa iyong pag-iipon. Halimbawa, gusto mong makapag-ipon ng 60,000 pesos para sa iyong emergency account, 50,000 pesos para sa tuition ng iyong anak at 100,000 pesos para sa kapital ng negosyo na plano mong simulan. Pwede mo rin itong hahatiin sa short-term at long-term na goal. Ang short-term na goal ay yung tatagal ng 1 hanggang 3 taon. Ang long-term na goal naman ay yung tatagal ng 3 taon pataas. Mas mainam na isulat mo ito sa isang papel para madali mo itong makikita at palaging nagpapaalala sa iyo araw-araw. Kung hindi mo pa naiisip ang posibleng dahilan kung bakit kailangan mong mag-ipon, ito na ang tamang panahon para maupo at tanungin ang iyong sarili na anong bahagi ng iyong buhay ang gusto mong ma-improve o di kaya ay meron ka lang simpleng pangarap na gustong matupad. Siguro gusto mong magbakasyon sa labas ng bansa kasama ang iyong pamilya, maitayo ang pangarap mong bahay at magkaroon ng long-term na investment. Isulat mo yan lahat. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang gusto mong mangyari sa iyong buhay. Ang gagawin mo lang ay alamin ang specific number ng iyong goal at maging focus sa pagtupad nito. Number 2. Increase your income. Ang common na dahilan na ginagamit ng karamihan pagdating sa pag-iipon ay maliit lang ang kanilang income. Madalas silang nagtatanong, paano kami makakapag-ipon ng malaki kung sakto lang ang aming kinikita? Naiintindihan ko ang ganitong uri ng concern. Pero sana naman, huwag nating gamitin ito na dahilan kung bakit hindi tayo mag-iipon at patuloy na magreklamo. Sa halip, gagamitin natin ito bilang isang opportunity. Opportunity na i-increase ang income at opportunity na mag-develop ng panibagong skills. Para makapag-ipon ka ng mabilis, I suggest na maghanap ka ng ekstrang mapagkikitaan o yung tinatawag na side hustle. Ipunin mo ang 10% ng iyong income galing sa trabaho at idagdag mo ang 100% na income galing sa iyong side hustle. Gawin na lang nating halimbawa si Peter. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya at kumikita siya ng 15,000 pesos after taxes buwan-buwan. Meron ding ugali si Peter na mag-ipon. Gumagastos lang siya ng 13,500 pesos at iniipon niya palagi ang 10% o 1,500 pesos na natitira. Pero meron siyang goal na mag-ipon ng 50,000 pesos dahil plano niyang magtayo ng maliit na tindahan.
Napaisip siya na kung ang kanyang ipon ay 1,500 pesos lang buwan-buwan, aabutan pa siya ng 3 taon bago niya ma-hit ang kanyang goal. Kaya naghanap siya ng ibang paraan kung paano ma-minimize ang oras ng kanyang pag-iipon at kung paano niya ma-maximize ang kanyang income. Sinubukan niyang mag-side hustle at kumikita naman siya ng ekstrang pera galing dito. Full-time pa rin siyang nagtatrabaho at nag-i-enjoy naman siya sa kanyang side hustle dahil konting oras lang ang nilalaan niya sa pagtatrabaho at nagtuturo ito sa kanya ng bagong skills. Kumikita naman siya ng average 5,000 pesos sa kanyang side hustle buwan-buwan. Hindi niya binago ang kanyang lifestyle. Patuloy pa rin niyang pinagkakasya ang 13,500 pesos na expenses at iniipon ang 1,500 pesos na natitira plus ang 5,000 pesos na galing sa kanyang side hustle. Dati, ang kaya lang niyang ipunin ay 1,500 pesos buwan-buwan at aabutan pa siya ng 3 taon bago niya ma-hit ang kanyang goal. Ngayon ay meron siyang naiipon na 6,500 pesos buwan-buwan at inabot lang siya ng 8 buwan sa pagtupad ng kanyang goal na 50,000 pesos. Sa nagawa nating halimbawa, matututunan natin ang kahalagahan sa pag-increase ng ating income para makapag-ipon tayo ng mabilis. Sinabi ng author at founder ng millennialmoney.com na si Grant Sabatier, "The amount of money you can save is limited by how much money you are making." Imposible na makakapag-ipon ka ng 30,000 pesos buwan-buwan kung kumikita ka lang ng 20,000 pesos. Palagi mong tandaan na wala kang problema sa paggastos. Ang kailangan mo lang ay maging disiplinado sa pag-handle ng iyong pera at maging focus sa pag-increase ng iyong income. Kaya naman para sa akin, walang sense ang advice na magtipid at ihinto ang pagbili ng mga mamahaling kape kung gusto mong makapag-ipon ng mabilis. Of course, kailangan mong mag-cut ng mga unnecessary expenses. Pero kung gusto mo talagang tumambay sa mga coffee shop at makatikim ng kanilang kape dahil nagbibigay ito sa iyo ng happiness, syempre hindi mo yan tatanggalin sa listahan ng iyong budget. Meron kasing mga expenses na nagbibigay sa atin ng saya at sigla. Kaya sa halip na mag-focus ka sa iyong expenses kung paano makatipid, ilaan mo lang ang 20% ng iyong oras dito at 80% sa pag-increase ng iyong income para mabilis kang makaipon. Number 3. Matuto kang mag-budget. Isa sa pagkakamali na ginagawa ng karamihan ay ang paggastos ng lagpas sa kanilang income. Ito ang dahilan kung bakit meron silang utang at hindi nakapag-ipon. Wala kasi silang awareness sa perang pumapasok at lumalabas sa kanilang bulsa. At hinahayaan lang nila na magpadala sa kanilang emosyon at patuloy na mag-overspend. Para maiwasan mo ang ganitong pagkakamali at para makapag-ipon ka ng mabilis, kailangan mong matuto na mag-budget. Kung marunong kang mag-budget, meron kang control sa iyong finances. Ang kailangan mo lang na gawin ay maging consistent sa pag-track ng iyong income, expenses at savings. Ikumpara mo ang iyong monthly income at monthly expenses. Tapos mag-focus ka sa pag-increase ng iyong income. Sa ganyang paraan, madali mong maa-achieve ang iyong savings goal dahil konting adjustments lang ang gagawin mo sa iyong expenses habang namamaximize mo ang iyong income. Ang purpose sa paggawa ng budget ay para magkaroon ka ng awareness at disiplina sa iyong finances. Mahalaga na alam mo kung magkano ang iyong total na income at kung saan madalas napupunta ang malaking percentage nito. Dahil kung madalas itong napupunta sa mga bagay na hindi mo talaga kailangan, madali mo lang itong mahinto at mailipat sa iyong savings account. In conclusion, ang susi sa matagumpay at mabilis na pag-iipon ay nagmumula sa pagkakaroon ng purpose kung bakit kailangan mong mag-ipon. At kailangan mo ring maging focus sa pag-increase ng iyong income sa halip na magtipid. Dahil ang pagbabawas ng iyong gastos ay merong limitasyon, habang ang pag-increase ng iyong income ay unlimited. At para mabigyan mo ng proteksyon ang iyong income, kailangan mong matuto na mag-budget. Sa ating 3 tips na tinalakay natin ngayong araw, anong magandang aral ang iyong nakuha at balak mong i-apply simula ngayon? Magbigay ka ng comment sa ibaba. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos namin. I-like, mag-comment at i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.